unto the Lord. Lift your song, me song, from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Father. Welcome to our sacred celebration and welcome to the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Today, the 17th of November, we commemorate Saint Elizabeth of Hungary, a religious woman consecrated to the Lord. Together with all our intentions, we pray for the intentions of our loved ones, those who are asking prayers for us, those who are celebrating their birthdays today, especially Gloria Tito and Crisel Chua, those who are celebrating their anniversaries, those who are continuously praying for healing and intercession of Saint Padre Pio, and for the eternal repose of all our departed loved ones. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, by whose gift Saint Elizabeth of Hungary recognized and revered Christ in the poor, grant through her intercession that we may serve with unfailing charity the needy and those afflicted, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the Book of Wisdom. All men were by nature foolish, who were in ignorance of God, and who from the good things seen did not succeed in knowing Him who is, and from studying the works did not discern the artisan. But either fire or wind or the swift air or the circuit of the stars or the mighty water or the luminaries of heaven, the governors of the world, they considered gods. Now, if out of joy in their beauty, they taught them gods, let them know how far more excellent is the Lord than this, for the original source of beauty fashioned them.
or if they were struck by their might and energy, let them from these things realize how much more powerful is He who made them. For from the greatness and the beauty of created things, their original author by analogy is seen. But yet, for this the blame is less, for they indeed have gone astray perhaps, though they seek God and wish to find Him. For they search busily among His works, but are distracted by what they see, because the things seen are fair. But again, not even these are pardonable. For if they so far succeeded in knowledge that they could speculate about the world, how did they not more quickly find its Lord? The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. The heavens proclaim the glory of God. The heavens proclaim the glory of God. The heavens declare the glory of God, and the firmament proclaims His handiwork. Day pours out the word today, and night to night imparts knowledge. The heavens proclaim the glory of God. Not a word nor a discourse whose voice is not heard. Through all the earth, their voice resounds, and to the ends of the world, their message. The heavens proclaim the glory of God. Please all stand. Your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to His disciples, as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, it was in the days of Lot. They were eating, drinking, and buying, selling, planting, building, on the day when Lot left Sodoma. Fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them. And likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night, there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Once again, good afternoon, brothers and sisters who are here in our national shrine, and also greetings for all those who are joining us through via live streaming. Today we celebrate the memorial of Saint Elizabeth of Hungary. Elizabeth was the daughter of the King and Queen of England, and she was very kind to the poor. She's known of her love and her service to the poor. It was proven when after her death, she was just canonized or was declared saint just 4 years after her death. And the gospel of today is inviting us to be like Saint Elizabeth of Hungary. The question is, what makes you busy these times? Ano pong inyong pinagkakaabalahan ngayong panahong ito? The gospel is giving us the story of Noah and Lot. During the time of Noah, people were very busy. Busy of eating, drinking, celebrating, marrying, and many other things. Until the time Noah came into the boat and the flood came. And during the time of Lot, yun po yung panahong Lot left Sodom, kung saan ginunaw ang Sodoma at Gomorrah. Ano pong pinagkakaabalahan natin ngayon? Because during the time of Lot and Noah, people were very busy of the worldly things. Sila ay abalang-abala sa mga makamundong bagay. What are your priorities at this moment? On whom or on which you give most of your efforts? Kayo ba'y nagpapakabagod para sa pamilya? Nagpapakapagod ba kayong mag-aral? Nagpapakapagod ba kayong magtrabaho? What makes you busy these moments? Anong bumabagabag at anong nagpapabisi sa inyo? Because brothers and sisters, it is not a question of really what makes us busy. It is a question of if God is within us despite our busyness. Hindi po ito tanong kung ano talaga ang pinagkakaabalahan. Ang tanong ay kung kasama ba ninyo ang Diyos sa inyong pinagkakaabalahan. Because everything is about God. Kailangan po nating paniwalain ang ating sarili na ang lahat ay umiikot sa Diyos. Maaring most of us, because of our problems, our struggles, minsan mahirap nating maramdaman ang Diyos. Pero kahit po anong gawin ninyo, ang lahat ng ito'y tungkol sa Diyos. Ang ating kasiyahan, ang ating mga pagtatagumpay, ang ating mga natatanggap na biyaya, maging ang mga problema, maging ang mga pagsubong, everything. Ang tanong lamang ay kung kasama ba ninyo ang Diyos sa mga bagay na ito. Kasi that is the most important thing in our faith and in our life. Ang Diyos lamang naman talaga. Kaya nga po, ang hamon sa atin ng ating pagdiriwang na ito at ng banal na misa, kasama mo ba ang Diyos sa iyong mga alalahanin? Kasama mo ba ang Diyos sa iyong mga tuwa at pagtatagumpay? Kasama mo ba ang Diyos sa iyong mga problema? Minsan po kasi tayo ay habag na habag sa ating sarili. Kawawa naman ako. Ako na lang lahat. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong iniintindi. Isinama mo ba ang Diyos sa iyong pamumblema? O ang mas mahirap, ang saya-saya, ang daming mga biyaya, ang daming mga nagiging magandang bagay na nangyayari, naaalala mo pa ba ang Diyos sa iyong mga pagtatagumpay? Because everything is about God. At kapag ka hindi naging tungkol sa Diyos ang lahat ng bagay, ang lahat pong ito'y pagsasayang ng panahon.
kung ang inyong kasiyahan, kung ang inyong problema, o kung anumang inyong nararanasan ay hindi kasama ang Diyos, makakaramdam po talaga kayo ng pagod. Makakaramdam talaga tayo ng panghihinawa. Makakaramdam talaga tayo ng sobrang bigat. Pero kung ang Diyos ay kasama sa lahat ng ito, oo't mabigat ngayon, oo't problemado ngayon, pero hindi naman lagi. Tingnan ninyo at inabot tayo ng hapon. Lulubog na ang araw na buhay tayong lahat. Hindi nyo pa ba gustong ipagpasalamat ito sa Diyos? Yung sa kabila ng inyong patong-patong na utang, nakaraos ang araw na ito. Yung sa kabila ng inyong karamdaman at problema, natapos ng maluwalhati ang araw na ito. Beloved brothers and sisters, this is all about God. And we pray that in this Holy Mass, we might be filled with the love of God. We ask Jesus in the communion that we will be receiving later on. Let us ask Him, Jesus, give me life, give me strength, give me courage, so that in everything that I experience, this might be always about not me, but always about you and your love for me. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets. Lord, we gather today. Stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and all the good of all His holy church. Most merciful God, who were pleased to create in blessed Elizabeth of Hungary the new man in your image, the old having passed away, graciously grant, we pray, that renewed like her, we may offer you the acceptable sacrifice of conciliation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For you are praised in the company of your saints, and in crowning their merits, you crown your own gifts. By their way of life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, a sure support, so that encourage. By so great a cloud of witnesses, we may run as victors in the race before us and win with them the imperishable crown of glory through Christ our Lord. And so with the angels and archangels and with the great multitude of saints, we sing the hymn of your praise and without end we acclaim. Holy, 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 Lord. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna.
Unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed the holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, "Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, has said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away sins of the world, grant us peace, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Second collection, which will be done, is for the continuing development of parish and national shrine of St. Father Pio.
Thank you for your offering. God, make us healers of body and mind. Give us your power to bring sight to the blind, love to the loveless, and gladness for pain. Fill in our hearts with the joy of your name. Make us true servants to all those in need, filled with compassion in thought, word, and deed, loving our neighbor, whatever the cost, feeling the hungry and finding the lost. Let us all stand. Let us pray. By the power of this sacrament, Lord, we pray, lead us always in your love through the example of Blessed Elizabeth of Hungary, and bring to fulfillment the good work you have begun in us until the day of Christ Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. Prayer for intercession to Santo Padre Pio. All together, Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs to be confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede. Bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee. Our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit, and Jesus the Mediator. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nagpapatuloy po ang ating pagdadasal sa kaluluwa ng ating mga yumao na sa bandang harapan ng simbahan ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga namatay na mahal sa buhay. Sila po'y ating ipinagdadasal tuwing katapusan ng banal na misa para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Kami rin po'y nakikiusap sa inyo sa paligid ng ating mga simbahan. Tayo ay mayroong mga information logbook. Ito po'y bahagi ng documentation program sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Gayun din ito'y alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya pagkatapos ng misa, kung maaari at kayo may spare na oras, pakilagay po ng inyong pangalan at mga ilang detalyeng hinihingi para sa pakikiisa natin sa programang ito. Maraming salamat po sa inyo. Mamayang alas 8 ng gabi, tayo ay may banal na oras kay aming inaanyayahan at inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. We thank all our servers and all of you who participated in this Holy Mass. Thank you very much. Take care always. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of God. Thanks be to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Because He's given Jesus Christ, His Son, give thanks.